Tara, tipid ulam naman tayo. Madali ang luto lang ito. I-ready mo na ang itlog mo dyan. Gawin nating masarap, ngunit matipid na ulam. Hello, hello mga ka-MU. Ako po si Miss Lane, ang sweet kusinera ng murang ulam. Nagpakulo ako ng 5 pirasong itlog hanggang maging hard-boiled siya. Tapos hinati ko sa 4 hanggang 5 hati kada itlog para dumami. Dati pag bumibili kami ng egg, pa isa-isa lang, 2, 3 o kung ilan lang ang kailangan. Tapos sa mga tindahan sa kapitbahay pa, yung patingi-tingi, ayun, 'di ba? Mas mahal 'yon at mas malakas din kami sa itlog. So para makatipid talaga mas maramihan ang binibili namin. Kaya yung tray na ang binibili namin at jumbo. At para maiba naman yung hard-boiled egg, gawin natin fried. Ito ay para hindi basta-basta kumalas ang egg yolk sa egg white. Dahan-dahan lang dahil may konting pagtalsik ito habang piniprito. Once na mag-golden brown na yung kabilang side, baligtarin ito. Naalala ko dati na abutan ko pang presyo ng itlog around 3 pesos kada isang piraso. Ngayon nasa 8 to 10 pesos na din yata. Kayo ba, magkano noon ang naaalala ninyong presyo ng itlog kada isang piraso? Naku, dito natin malalaman kung gaano tayo katatanda mga ka-MU ha. At pag okay na, iset aside muna natin ito. Tapos nilinis ko muna itong pan. O diba, paper towel lang sapat na. Kahit mura itong pan na to, nonstick talaga. Ang tagal na sa akin ito. Naglagay ako dito ng mas malinis na mantika. At yun na nga, dumadaan tayo sa pagiging syunga. Nakatakip pa pala. Nagkisa ako dito ng sibuyas. Inuna ko ang sibuyas kasi manipis lang ang nonstick pan ko, mabilis makasunog ito ng bawang. Tapos sinunod ko na ang bawang. Tapos naglagay din ako dito ng carrot. Ang carrot na ginamit ko ay kalahating piraso lang pero nasa sa inyo naman kung isang buong carrot ang ilalagay ninyo. Isinabay ko na din ang hotdogs. Kung walang hotdog, pwede naman yung beef loaf, meat loaf na nakalata o kung ano-ano pa mang loaf yan. Kahit maliit lang para tipid. Ikat nyo into cubes. Tapos tinimplahan ko ito ng asin at paminta. Nilagyan ko din ito ng konting tubig at isisimmer lang ng bahagya. Naglagay din ako dito ng siling haba pero optional lang po ito at red bell pepper. Mas mainam kong green bell pepper para humiwala yung kulay niya kasi puro red na to kaso wala ako noon. Tinimplahan ko pa ito ng oyster sauce. Kung mas bet ninyo nang may konting sabaw, lagay lang kayo ng hot water tapos dagdagan nyo na lang ulit ng mga pampalasa. Isinahog ko na rin dito yung ating finry na boiled egg. O, diba? Dumami ang ating ulam. At sigurado magugustuhan to ng mga junakes ninyo. Pero mostly diba sa mga kids gusto nila nang may sabaw, so lagyan nyo na lang ng sabaw tapos palaputin nyo na lang sa cornstarch slurry para maging sarsa. At nilagyan ko rin ito ng spring onion. So ayan, pwede din yung baunin ng kids basta gandahan ng presentation sa lunchbox niya. Ang sarap nito, pwede yung almusal bago lumarga pa school si Junakis. Tawagin na lang natin ang dish na ito as fried hard-boiled egg.